Topic po natin, anim na benepisyo ng pagkakaroon ng sakit. So, merong mga surprising benefits kahit may sakit pala tayo. Pero syempre, wag lang malubhang sakit. Ayaw natin yung serious masyado. Yung mga trangkaso lang, konting ubo-ubo. Meron palang benefit yan kahit yung nilalagnat tayo. Tingnan natin ha, para hindi naman masyadong bad news para dun sa mga may sakit. Number one benefit out of six, pinapalakas nito immune system natin. Pag may lagnat pala tayo, ibig sabihin lumalaban yung katawan natin. Gumagana yung mga sundalo ng katawan para awayin yung mga bakterya, yung mga virus. Lumalakas din yung immunity natin pag may sakit tayo. Parang pag tinamaan ka na ng COVID o ibang sakit, next time immune ka na doon, kaya mo na siya labanan. Parang sa bansa, di ba? Pag may gera, napapractice yung mga sundalo, masanay sila eh. So, that's isang paraan na nakakatulong yung lagnat. Meron din pag-aaral, yung mga taong nagkakasakit 2 times in a year, mas healthy pa sila kaysa sa taong hindi nagkakasakit. Minsan kasi yung hindi nagkakasakit, pag tinamaan sila ng sakit, matindi, may ganun. Pero yung madalas magkasakit, parang nasasanay, nagiging immune sila dun sa mga bacteria at virus sa paligid. Pag may lagnat, sabihin lumalaban yung katawan. Sasabihin niya pag may sakit, mahina katawan, may fatigue, may malay. Ibig sabihin ng katawan, conserve energy. Number 2 benefit ng may sakit, pinipilit ka magpahinga. Okay, tama na, napagod ka na, yan na limit mo. Ibig sabihin, bawas na trabaho, pahinga ka muna 2-3 araw, 1 linggo. Kailangan ng katawan mo mag-relax, matulog ng mahaba, mag-recover, mag-recuperate. Siyempre, inom din ng mga gamot kung paracetamol at iba pang gamot na magpapatingin tayo sa doktor. So, encourages your body to rest. Number 3 benefit, ito mga mental health benefit to na may sakit, para siyang nare-reset yung buhay mo eh. Nakikita mo yung mahalaga sa hindi mahalaga. Baga sa kotse, kailangan ng maintenance, cleaning. Bahay, kailangan ng cleaning. So, pag nagkasakit, na absent ka sa work o sa school, doon mo na i-reset yung mga good health habits. Inom ng maraming tubig. Yan ang panlaban natin sa lagnat. Sa 8 to 10 glasses, kailangan malinaw yung ihi. Todo, pahinga. Tapos yung pagkain, kalimutan na yung mga asukal, junk food, alak, sigarilyo. Piliin yung malalambot, mga organic, mga healthy na pagkain. Damihan din yung vitamin C foods, di ba? Pwedeng mag-vitamins. Kung may tableta ng vitamin C, vitamin D, vitamin Z, tsaka zinc, may tulong yan. So, mga prutas at gulay, pilitin pa rin kumain para may laban. Number 4, maganda rin sa mental health pala yung may sakit. Kasi, biglang lumilinaw eh. Diba? Let's say, marami kang kinaka-stress. Pero pag may sakit na maisip mo, uy, delikado ako, may sakit ako. Mapaprioritize mo na ano mahalaga sa buhay mo, ano hindi mahalaga. Mas mapapahalagahan mo yung partner mo, yung magulang mo, yung kaibigan mo, sino sumusuporta sa'yo, mas na-appreciate mo yung mga tao sa paligid mo. Yung mga maliliit na away, chismis, maliit na bagay, parang hindi na mahalaga. Okay, yung ibang problema nawawala. Makikita nyo po to, kung nagkaroon kayo ng sakit, gawin nating positibo. You see things more clearly in a better light. Kasi face-to-face na tayo dun sa natatakot tayo, baka may mangyari sa atin. Number 5, yung mga taong may sakit, usually mas mabait sila. Mas tolerant sa ibang tao, mas maunawain, mas may empathy, mas may kindness. Paano sila may sakit na eh? Dapat maging better person. Actually, may turo nga dati si Hippocrates eh. Yan ang father of medicine. 200 years BC. Ang sabi ni Hippocrates, ang magaling na doktor daw dapat, hindi healthy. Dapat daw maraming sakit ang magaling na doktor. Bakit kailangan maraming sakit?
Kasi para ma-experience niya yung nararamdaman ng pasyente at maka-empathize siya, pwede siya makaunawa kasi siya mismo may sakit. Number 6 benefit, marirealize natin na blessing pala talaga ang good health. So, health is indeed wealth. So, mas ma-appreciate mo yung mga healthing panoon ka, na malakas ka, parang binabaliwala natin, eh kung may sakit, ma-appreciate mo yung time na malakas ka. So, basically, tips natin, life is short, maiksi ang buhay, gawa lang na mabuti, huwag aabusuhin ng katawan, at mahalaga dito, ah, ang mental health equals to physical health. Ulitin ko, very important yan. Pag okay ang mental health mo, maganda rin ang physical health mo. Ibig sabihin, hindi ka inis, galit, inggit, sama ng loob, sobrang inis, sobrang gulo ang isipan. Pag mental health nyo pangit, mas mabilis magkasakit. Okay, so ang mga health tips natin, hindi lang tubig, pagkain, sunshine, exercise, hindi lang yon. Kailangan maayos yung mental health natin, bawas stress, kasi nakakadagdag yan sa paghina ng immune system natin. Minsan nakukuha lang ng willpower. Okay, tapos syempre makikinig sa mga doktor. Ngayon, paano naman kung serious yung sakit? Diba? Yun naman ang ano natin. Diba? Kung serious talaga, may edad na, eh, syempre kailangan tayong magdasal. Eh, lahat naman ng buhay may hangganan. Life is short. Maging masaya. Be thankful for every day. Diba? Bawat araw na magising, appreciate natin kasi hindi natin alam anong mangyayari in the future. And sa mga naniniwala o hindi naniniwala, kung ano man yung paniniwala nyo sa religion, spirituality, malalaman natin money is not really important. Hindi siya talaga. Importante money, pera, pero hindi siya talaga yung number one na nagpapasaya. Basically, yung pagtulong, pagmamahal sa kapwa, yung magandang reputation, yung pa rin talaga ang pinaka-purpose natin sa buhay. Kaya may sakit o walang sakit, basta may mission pa tayo, may goal pa tayo, kailangan pa tayo ng Diyos, meron pa tayong gagawin sa mundo, I think okay pa tayo, makaka-recover tayo para magawa natin, maayos natin yung buhay natin. So itong pagkakasakit, hindi laging negative, diba? Pwede maging positive itong mga problema at sakit na tumarating. God bless po.